limang bagay na pag-uusapan tungkol dito sa ating Aerox version ko. Limang bagay na hindi ko gusto dito sa Aerox version ko, mga gala. Magandang tanghali, mga higala. Ay, hapo na pala, mga higala. So ang oras natin ngayon is 1:30 at ako'y papasok sa trabaho, mga higala, dahil tututin tayo ngayon. Ewa. Oh my God! Wow! Aerox, mga higala. Yan yung Aerox na version 1. So, ang gamit natin ngayon yung mga kahigala. Do it! Just do it! Gala ay Aerox version 2. So, palabas na ako, mahigala, ng subdivision ng Katabatan. So, meron lang tayong limang bagay na pag-uusapan tungkol dito sa ating Aerox version 2. Mga limang bagay na hindi ko gusto dito sa Aerox version 2, mga higala. So, number 1, yung front fender, mga higala. Yun yung pinakaayaw ko dito sa Aerox version 2. Dahil yung front fender niya, mga higala, kapos. So kapag maulan, siyempre malakas ang isik, lalo na pag mabilis din yung takbo. So maiksi yung sa bandang likod niya, mga higala, sa front fender. So ang ginawa ko, mahigala, nagpili ako sa online, nilagyan ko siya ng extension para hindi naaabot dun sa tipos ng ating motor. Kasi umaabot siya hanggang taas, mahigala, gawa ng wala pa sa kalahati yung nakatakip dun sa pinakalikod ng malapit sa takip na yung sa araro, mahigala. So doon, napasok yung mga dumi. So yun, na-solve natin yung problema, mga higala. Nilagyan ko siya ng extension para hindi na ganun katalsik. Number 2 na issue ng Aerox, mga higala, na pinakaayaw ko ay yung shock niya sa unahan. So, hindi ko alam kung lahat ng Aerox ba ganun. Dito sa part na to, mga higala, bino-voice over ko na lang dahil sobrang ingay. Ang lakas ng hangin, mga higala. So experience ko kasi, mga higala, doon sa ating front shock ay lagi siyang tumutukod, mahigala, kapag ka nalulubak. So ang ginawa ko, mahigala, pinalitan ko siya ng cover tapos pinadagdagan ko na siya ng langis, mahigala, para hindi siya ganun kalambot. So ngayon, mahigala, medyo matigas na siya pagdating sa mga lubak at sa mga gutter, hindi siya agad tumutukod. Dahil nga, mahigala, naglagay tayo ng extension sa ating front fender, pagka yung dating stock pa rin sa kanyang front shock ay tumutukod siya, mahigala, kaya yung extension na nilagay natin sumasabit dun sa pinaka araro dun sa takip sa ilalim, mahigala. So kaya ginawan ko ng paraan para mawala na yung issue na yung mga kahigala. Pangatlong issue, mahigala, no tire hugger. So voice over naman tayo ngayon, mahigala, dahil sobrang ingay talaga. Grabe, sobrang ingay, mahigala, ng hangin. Hindi yata maganda yung aking nabiling mic, mahigala. So yun yung nakita ko, mahigala, dun sa ating Aerox version 2. Yung pinaka ilalim ng ating rear tire ay wala siyang nakalagay na hugger. So kapag ka malakas ang ulan, syempre mabilis ka magpatakbo, mahigala. Pagka mabilis ka magpatakbo, ang dami ng talsik, mahigala. So yung pinaka ilalim, pinapasok ng mga putik dahil nga walang tire hugger, mahigala. So nandun pa naman yung mga spark plug natin, yung ignition, yung nakakonekta sa ating throttle, mahigala. So kapag malakas ang ulan, prone siya sa talsik. Hanggang ngayon, mahigala, hindi ko pa na lagyan ng dagdag na tire hugger, tawagin. Dahil yung nilagyan ko sa mahigala, ang nangyari naman, nahihirapan man ako mag-inis. Sobrang tikit.
yung tire hugger ko tumatama sa shock. Kaya yung shock, kumikis-kis dun sa tire hugger, natatanggal dun. Ito, pangit naman may gala, kaya tinatanggal ko. Ang aba kayo sa mga gala is yung T-light. Pansin nyo yung T-light natin mga gala. Yung aero, version 1. Sobrang late, version 1. Aero, version 1. Ang late yung T-light mga gala. So hindi maganda yung ating mic, tapos yung ating helmet kasi mahigala, yung visor niya natanggal kasi yung rubber mahigala na nakatakip doon, kaya lakas ng hangin tatagos siya sa loob mahigala, madadama yung ating mic. So yun nga mahigala doon sa ating panglimang issue sa ating Aerox na version 2, yung kanyang mga bearings. So ang dami mga sulok-sulok mahigala, hindi na lang din diretso yung sa side niya. Napakadaming mga kantuhan mahigala, mga pasingit-singit. Kaya pag nagwashing ka, pinapasok ng tubig, lalo na mahigala, dun sa pinakalikod niya, malapit sa T-light, meron dong hawakan pagka ikaw ay nag-center stand. So ngayon mahigala kasi, nilagyan ko na siya ng bracket para hindi na ako hawak dun kasi nakakaawa talaga yung bearings. Yun yung pinakahawakan niya mahigala. So yun yung pinaka-issue ko dun mahigala, kapag ka nag-angat ka o nag-center stand, yung clearings, gumagalaw, umaangat din siya mahigala, nakakaawa yung motor. Tapos mahigala, yung isa pa sa nakita ko, yung cover doon sa ating tangke na gasolina. Kung napapansin mo mahigala, pag nagwashing ka, ay napupuno siya ng tubig. So meron naman siyang daanan ng tubig doon mahigala, pero nga, kapag madami o malakas ang ulan, pagtingin doon mahigala, pag bawa nilagyan mo ng basahan, yun mahigala na pupuno, basang basa yung basahan mo, dahil nga yun nga yung design niya, may nakalagay na parang nakalubog. So meron siyang butas sa gilid, doon dadaan yung tubig, pero nga mahigala, kailangan mo siyang linisin pagkatapos mo magwashing, bubuksan mo siya para mawala yung tubig sa loob mahigala. So yun na nga mahigala yung iba-ibang issue ng ating Aerox version 2. So napakadami pa mahigala ng ating pag-uusapan. So hanggang dito na lang siguro yung ating vlog mahigala, at maraming maraming salamat sa suporta. Mag-ingat kayo palagi. God bless and bye-bye mga kahigala.